Good day mga kapibay madness. Bago natin simulan ang ating usapin, eh shoutout muna kina Alex Prado, Junel Alagon, Lawrence Gariando, Jerry Dionsay, at kay Lionel Aliera. Ito na mga kamadness, ang rookie big man ng Alaska Aces, nag-aladani ay sa laban kontra Blackwater Elite. Ipinakita nga ni Barkley Ebona na hindi lang siya pang rebounding at depensa. Kapansin-pansin din ang ilang mga signature post-up moves ni Danny Ildefonso na ginamit ni Barkley Ebona laban sa mga big men ng Blackwater Elite. Nagbubunga na nga ang magandang training ni assistant coach Danny Ildefonso sa mga big men ng Alaska Aces. Tinambakan ng Alaska ang nag-i-improve na team sa loob ng PBA bubble na Blackwater Elite na hindi pinaglaro ang kanilang top rookie pick ngayong taon na si Mauricio dahil sa back spasm injury. Habang ang latecomer sa loob ng PBA bubble na si Maverick Ahanmisi ay naglaro na sa unang pagkakataon. Sa nilaro ng Alaska kontra Blackwater ay parang nakuha na ni Coach Jeff Cariaso ang tamang timpla ng Alaska. Ang veteranong si The Muscleman Vic Manuel ay off the bench na ngayon. Habang ang veteranong point guard ng Alaska na si JV Casio ay unti-unti nang bumabawi sa naging performance nito sa kanilang unang laban kontra TNT. At patuloy pa rin ang magandang pinapakita ni Robbie Herndon na nagkakaroon na ng magandang tandem kasama si Geronteng. Kung magtuloy-tuloy ang magandang performance ng Alaska Aces at maging consistent ang nilalaro nila Barkley Ebona at Abu Trotter, eh sa tingin ko mga kamadness, baka umabot ng playoff ang Alaska ngayong Philippine Cup at posibleng maging top 4 pa or semifinalist pagkatapos ng elimination round. Sa ibang balita naman, eh kinumpirma ni Commissioner Willie Martial na may isang referee sa loob ng PBA bubble ang nagpositibo sa COVID-19. Sa kabila ng ito, eh pinayagan pa rin ang pamunuan ng Clark Pampanga kung saan tumutuloy ang PBA na ituloy pa rin ang ginagawang PBA bubble. Malaking palaisipan pa rin kung paano ito nakuha ng referee sa kabila ng mahigpit na safety protocol na ini-implement ng liga. Sa kasalukuyan, eh nagkakandak na ng contact tracing ang pamunuan ng PBA. Mga kamadness, sa pinakitang MVP performance ni Barkley Ebona sa huling laban nito, mababawasan na ba ang playing time ni The Muscleman Vic Manuel at unti-unti nang mag-focus ang Alaska sa mas batang tandem na Ebona at Trotter? Kayo mga kamadness, anong sa inyo?